hindi nagkaharap sa pagdinig sa Senado si suspended 3rd District Representative Arnie Teves at ang pamilya ng pinaslang na gobernador ng Negros Oriental, Ruel Degamo. Hindi kasi pinayagan ng Senado na dumalo si Teves sa pamamagitan ng video conferencing. May ulat si Daniel Manalastas. Hindi na natuloy ang paghaharap ng pamilya Degamo at isa sa itinuturong mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo na si suspended Congressman Arnie Teves. Nagkasundo kasi ang mga miyembro ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na hindi payagan si Teves na dumalo virtually. Bagay na nauna ng inanunsyo ng chairman ng komite. Ayon kay Senator Ronald De La Rosa, posible kasing magkaroon ng isyung legal kung padadaluhin si Teves sa pamamagitan ng video conferencing. Papayagan lang si Teves na dumalo virtually kapag nasa loob siya ng Philippine Embassy, sakaling nasa ibang bansa man siya ngayon. Pero nanawagan ng mga senador na umuwi na lang ang kongresista. Kung talagang wala naman siyang kasalanan, anong dapat ikatakot niya? Para wala tayong pinoproblema dito, umuwi na lang siya dito. Diba? Kung talagang wala siyang kasalanan, umuwi siya, harapin niya to. Secretary of Interior and Local Government, can you give us an assurance na hindi mamatay si Congressman Teves pag pumunta siya dito? Yes, sir. Pumunta at palabas. Yes, sir. Walang babaril sa kanya. Ako mismo magbabantay, sir. I assure you 100%. Pareho kami lalaki. Kung lalaki ka, lalaki rin kami ang kausap. Hindi ka mamamatay kapag uuwi ka dito sa Pilipinas o kaya kung nasa loob ka ng Philippine territory, kung mag-surface ka, pumunta ka dito, punta ka lang sa police station. Paeskortan ka ni Secretary Abalos ng police para pumunta dito at kahit isang gasgas ng katawan, wala kang aabuting gasgas. Ayon sa DOJ, sabi na pa lang at wala pang warrant of arrest si Teves. Pero pinag-aaralan ng DOJ kung pwedeng ipadeklarang terorista si Teves dahil may tuturing umanong terroristic act ang insidenteng inuugnay sa kanya. We are looking at designating him or proscribing him as a terrorist. To have him proscribed by the Court of Appeals or this designated by the Anti-Terror Council because of the acts that happened. Looking at the video kanina, Mr. Chairman, what, lahat po kami dito nangingilabot, lahat kami nagngangalit pa rin kahit na ilang beses na namin nakikita yun. And if you look at the Anti-Terror Bill, it's clearly, Mr. Chairman, pasok doon sa anti-terror law natin. Ibinunyag naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang natanggap na impormasyon sa posibleng kinaroroonan ni Teves. About two days and three days ago, for two consecutive days, some friends of mine have seen him in South Korea in Lotte Hotel eating in a buffet. And I asked if they are very sure that it is Congressman Teves indeed that they have seen. And according to them, and I spoke to 1, 2, 3, 4. So four persons with two eyes, you're talking about eight eyes, Mr. Chairman, na nagsabing nandun po siya at kumakain. Hindi ko lang po alam, Mr. Chairman, kung ito ay sigurado na siya nga ho yun. Kung nasa Korea siya ngayon, Congressman Teves, you can go to the Philippine Embassy in Seoul at makiusap ka doon kung pwedeng magbigyan ka na doon ka mag-attend virtually at our secretariat is ready with the Zoom link na ibibigay namin sa iyo kung nandoon ka na sa loob ng embassy. Nagharap naman ang byuda ni Governor Degamo na si Mayor Janice Degamo at kapatid ni Congressman Teves na si dating Governor Henry Teves sa pagdinig. Ako mismo, sir. Ako, some of my friends, we put a backstop and we put some steel plates. Oh, total, it's private property. On occasion, so yung firearms na yun, they're all registered. Yes, of course, I'm a sport shooter, sir. But it's not a daily katuwaan. Maybe it's a monthly katuwaan if you last it for once or once every 2 months katuwaan. It's just, you know, but it's not really a range, na commercial range na maraming tao pupunta doon. I would like to know if meron bang na-violate na batas ang ginagawang firing range ang isang area na sinasabing may mga residents
around 200 families. I would like to know, because we would like to have that on record, and we can add that to the cases we will file against former Governor Henry Teves. Daniel Manalastas para sa Bayan.